Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe na. So yun, please na, sabit lang naman mag-subscribe. Hindi na naman bayad kung pipindutin yung subscription button dyan. Yan, char. Anyway, yung topic natin today is kung ano yung magandang negosyo sa panahon ng pandemic. So, ano nga ba magandang negosyo sa panahon ng pandemic? Una, maganda talaga yung food business talaga. Kaso, ang problema, hindi lahat pinagpala na marunong magluto. Katulad ko, hindi ako marunong magluto. So, out yung food business. Then, next na magandang business din is yung mga gadget. Kasi yun yung in-demand ngayon kasi ginagamit yun ng mga nag-online class, yung mga nag-work from home. So mostly yung mga gadget yung magandang business ngayon. Then another na magandang business din sa pandemic is yung mga food deliveries. Kaso kailangan mo na malaking capitalization doon kasi tsaka manpower kasi mahirap mag-deliver din. Tapos mag-ano ka ng app, yung mga food panda, grab, ganyan, dito sa Palawan, pali-pali. So yun. So ano nga ba yung magandang business para sa isang, sa panahon ngayon, sa isang taong hindi marunong magluto at walang masyadong kapital. So ang naisip ko ay, ang business namin na pinasok ngayon ay face shield at saka face mask. Ayan. So guys, nagbibili lang kami sa Palawan, nag-aangkat kami from Manila. So dito, hindi siya same ng price ng presyo sa Palawan at saka dun sa Manila. Syempre dito may shipping since isla kami. So, medyo may dagdag talaga ng konti. So, nag-aangkat kami ng face shield at saka face mask. So, ganito yung itsura ng face shield kapag ka dumarating. So, ganyan siya. Plus, yung ganito. Ganyan. So, niro-roll namin yan. So, pinapas, niro-roll namin siya para ibenta sa market. So, ganito siya. Para maging ganyan siya, lalagyan namin siya sa loob ng mga acetate, tapos yung sa salamin. Yun, so, ganito kami mag-manpower. Pagpakita ko sa iyo, ha? So, yan, si Ate Herbs, yan. Nililinis niya yung pinaka-acetate para clean na clean yan pagdating sa aming mga buyer. Tapos, ayun, si Judy. Hi, si Judy. Siya din yung nag-aayos rin niya ng acetate. Ako kanina, ang task ko, inayos ko yung eto. So, yeah. Tapos, ipapasok namin yan lahat sa box. Tapos, dadalhin namin sa market. So, mura ang kapital. Mura lang din ang tubo. Kasi, ang tubo sa ganyan, piso, dalawang piso. Pero, at least, hindi naman yung sa ano eh. Hindi naman yung sa profit kami talaga nag-ano. It's more on since skeletal lang workforce ngayon. Tapos, mostly nasa bahay ka lang to avoid the virus. So, mas maganda nagkakaroon kami ng libangan. Tapos, meron kaming bonding, kagaya ngayon. So, nagko-coffee kami habang nag-aayos. So, yun lang guys. So, yun lang yung ma-share ko. Ay, plus, meron rin pala kami mga face mask. Yun. Ito naman yun. Yung face mask namin. Ito. Ay, ikot ko kayo. Ayan. Yan yung mga face mask namin. So, yan, napack na namin to. Ito, napack na namin tong face mask. Ayan. So, ganyan. So, may logo kami. Ganon. Para personalize. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.